I'd just like to get your reaction. Would you like to comment po ba doon sa nangyaring political rally po kahapon sa Commonwealth? Okay, kami ni Senate President, we always maintain our position not to criticize kung ano yung mga missteps na nakomit ng mga ibang tandems. No? Now, yung aming treasurer, si Congressman Arnel T. ng Partido Reforma, naglabas siya ng isang kalatas na sinasabi doon, ini-Islam niya yung nangyari kahapon. Siguro dahil yung mga miyembro nila, tinamaan dahil sa matinding traffic. So, while we do not criticize kung ano man yung pagkakamali o rightly or wrongly, ano, pagkakamali ng ibang tandems, kami ni Senate President will always stick to our position that we will never criticize yung iba. But however, kami rin, nire-respeto rin namin yung mga individual, yung mga personal opinion ng maski sinong tao, whether or not miyembro sila ng aming political parties. Kung manggaling yung kritisismo galing sa isang miyembro official ng Nationalist People's Coalition, palagay ko naman si Senate President, hindi niya naman pipigilin din yun kasi maaring iba yung perspective o iba yung pinanggagalingan kasi baka naka-experience personal ng paghihirap kahapon. Ganon siguro nangyari kay Congressman Arnel T., who incidentally is the Treasurer of Partido Reforma. So nire-respeto namin si Congressman Arnel T. sa kanyang pinalabas na kritisismo laban doon sa nangyaring motorcade. But kami, andun pa rin kami sa position that we will never comment negatively. Hindi namin iiwanan yung aming pinagkasunduan na ipipresent lang namin yung sarili namin sa publiko at as we are, ano, kung ano yung kaya namin gawin. Thank you. Opo. Sir, ito po rin ba yung reason kung bakit for the longest time, parang seventh na po itong hybrid natin na meet the press tsaka yung online kamustahan. Yun din po ba yung strategy natin para makaiwas sa mga ganong klaseng pangyayari? Yes, if you notice, nililimit namin yung crowd pag meron kaming online kumustahan, di ba? Katunayan, yung nakaraan namin sa Quezon City, sa Eton, yung Toda, ang daming nasa labas dun. Hindi pinayagan at yun, nagpapaumahin na rin kami kasi hindi lahat na-accommodate. Hindi dahil sa ayaw i-accommodate, kundi mababiolate yung physical distancing. Kaya kung hindi man nakapasok, I think mga nasa mga 1,500 at least yung naiwan sa labas. Kasi nga, kung papapasokin lahat yon, eh medyo baka maging super spreader. So kami, minimaintain namin yung disiplina. Not only for whatever reason, kundi ayaw namin mag-contribute pa kasi pababa na ng pababa yung positivity rate natin. Tapos tayo pa yung makakalikha ng pagtaas ulit, pag-spike ulit. Yun ang iniwasan namin. Ang strategy namin is to try to reach and talk to the people. Ano? So, hindi kami pass by kasi hindi mo makakausap eh. That's the strategy. Either the people themselves or representatives of the people. Yun po ang intention ng online kamustahan na hybrid sapagkat nagpupunta kami mismo doon sa lugar para marinig sila. Mapakinggan natin kung ano yung sinasabi nila at marinig din nila kung ano sinasabi namin. Mahalaga yung messaging eh. Mahalaga yung makarating sa kanila what you stand for, di ba? And what you are going to do for them. Thank you.